Just before it gets busy, mga yad, samahan niyo akong magpunta sa... Merry Christmas! So, saan pa nga ba, mga yads? Ano po? Kundi dito sa SNR, where Boodle starts. So, tignan natin kung magkano ang magiging damage natin dito sa ating pamimili sa SNR. And tignan natin kung may mga magagandang deals din. Tara! So, ganito po karami ang tao sa SNR today. So, hindi naman siya sobra like before. And ito po yung mga nasa cart namin. Yan. So, the moment of truth, let's see! So, ayan mga yads, dahil po muntik na akong mahimatay sa aming bill, nandito kami sa food court at kumakain muna kami ni Daddy Ryan. So, mayroon kami burritos, may fries, may salad, at saka itong takeout namin na pizza. Ayan. 7 hours later. Ito yung mga napamili namin. Okay. So, ilang plastic bag din yan. Then, we have 2 socks of rice there. So, 10 kilos lang yan at saka 25 kilos to. Wala yung binibili naming rice before. Pero, yon, kaya bago yung rice namin. So, i-haul po natin maya-maya. Wow. Okay, so ito mga yads, inayos ko na po para mas madali tayong makapag-call. Ito sa frozen para malagay na rin natin sa ref. Okay, so ito, mahilig talaga si Daddy Ryan sa mga sausages. So bumili ako nitong All American Sausage. Siya pala yung kumuha ito. So, 515. Okay, and then ito.
favorite din namin ito, pero sa SNR kasi parang double yung ano niya, packaging niya. So instead of 500, 1 kilogram siya. So yan. So itong Chomps, yan, favorite namin to, Chomps. Okay? So you will never go wrong with this. Masarap po talaga siya. And ito namang bacon. Okay? So first time kong bibili ng bacon sa SNR kasi meron akong brand na binibili, yung Vida. Pero naisip ko na i-try ito. So ito yung maple cured smoked bacon. So 504 po, i-try natin kung masarap. Okay, so isa sa mga menu ko is spaghetti for Christmas para may pasta. So ito, bumili ako ng ground beef, yung all-natural grass-fed. So 1.2 or 1.3 kilos na rin po ito. So it's 368.16. So siguro kahit kalahati lang magagamit dito. And chicken para sa soy chicken or Korean chicken na gagawin ko rin. I think this is 1 kilo na din. Okay, 1.4. So, ito yung SNR Club Roasters Best nila na chicken na wings. Ayan. So, 251.69 siya, mga yads. So, ito, hindi to para sa Pasko, pero staple din po sa amin ito. Lagi din pong gusto naming i-almusal kapag wala ng pang-pandagdag pag sa gabi. Ayan, ito po yung Frabel's Longanisa Hamonado, okay? Sweet, spicy, garlicky. So, yung kinuha ko yung big size. Ayan. So, dati kasi meron kasi silang half lang, yung ganito lang. Okay, pero ito yung kinuha ko, yung ganito. Ayan, sarap sa, masarap po siyang isaw-saw sa suka. Ayan. Then, ito talaga yung pinunta ko doon. Kasi nga gusto ko yung mga meat ng SNR. So, ito yung spare ribs nila. So, merong mga doon. Merong mga naka-serve doon na naka-cut na. Pero ako, mas gusto ko to. Kasi, yun nga yung para pag sinerve ko sa family ko. Parang slab na spare ribs siya. So, yan. Ito yun. So, tatlong slab yan. So, yan mga yads. Sana ma-pull off ko yan na maging masarap. And this one is actually $649.25. Then ito rin yung pinaka-request nila pag Pasko or may occasion na gusto pa rin nila na may sabaw. Ito po yung beef. Okay, so ano lang siya, beef cubes lang, tingnan may sabaw. So kahit may ibang mga pagkain, gusto pa rin nila na may sabaw. So, and this one is $667.80. Okay, so gusto ko pa naman yung medyo may taba, ayaw ng asawa ko. So yan po mga yads, para sa frozen natin. Yan, lagay ko muna sa ref kasi baka masira. And oo nga pala, isabay ko na rin po ito. So bumili na rin po kami ng delights doon, although sa grocery meron naman yan. Pero bumili na rin po kami kasi pag minsan pag sa grocery walang stock yung delight. Panay Yakult, okay? So ito, bumili din ako nito. Yan, yung yogurt, Nestle yogurt. So, strawberry po lahat yan, 6 pieces para kay Clara. Then, ito, gusto kong itry kasi lagi na lang akong chicken Caesar salad yung kinukuha ko. Pero ito, bumelo shrimp salad. So, medyo mura to ng konti, $169. Yan, pero kumuha din po ako ng Caesar salad. So, kinain namin ni Daddy Ryan dun sa SNR food court nila. Okay? So, may tira pa po ako nandun sa ref. Yan. Okay, so balikan ko po kayo. I-ref ko muna sila. Okay mga yan. So, let's continue. So, let's start with this fresh egg. So, alam niyo naman kapag nanunod kayo ng aking SNR haul, laging meron ito kasi sulit na sulit siya. So, I think 210 lang to mga yan. Okay, but this is the large fresh egg na 30 pieces na yan. Okay. Then, ito din. Okay. Hindi ko matandaan yung price, pero I think mas makakatipid siya. Pero, trio pack siya. $197 yata, I think. Pero, yun. By threes yung benta niya. Yan. So, yan ang gusto ni Daddy Ryan kaysa dun sa pineapple kasi nag-acid daw siya.
Then ito, kay Daddy Ryan din and kay Jasper, so yung favorite nila na Swiss Miss, hindi lalagpas ng 600. So 50 pieces na rin po ito mga yads. And this is the Swiss Miss Dark Chocolate. Yan. Okay. So yan, kung napapansin nyo, maraming chichirya. Pero hindi ko papakain sa kanila yan agad-agad. So magiging display po yan hanggang sa Pasko. So wala pong makakagalaw niyan. So ito pala, unahin ko muna to. Ito yung Chardonnay ng Lindemans. I think nasa 397 to. Yan, parang ganun yung price niya. Or 365 or 345. Okay. Then ito din, bumili ako ng onion para sa japchae ni Clara or para sa mga dish na lulutuin ko. Ayan, pumili ako ng white onion. Okay. So, ito ay 106 or 107. Ayan. Then, of course, alam nyo naman na ito yung pipiliin ko kasi nasa 137 to or 133 over sa Spam na 173. So, bumili ako nitong Prem. So, yung pinili ko po yung less sodium. So, less sodium na po lahat to and I bought 9 pieces. 3, 6, 9. So, 9 pieces po lahat ito. Yan. Stocks lang din po namin dito sa bahay kapag walang maulam. Yan. So, balik tayo dito sa mga Pringles na sinabi kong hindi nila makakain not until Christmas. So, bumili ako ng tatlong Pringles na sour cream. Then, ito, kung mapapansin nyo, dalawa. So, ako yung kumakain ito, pero not too much. Siguro kapag nagka-crave lang, pakonti-konti. And then, yung other one, may pagbibigyan ako na gustong-gusto niya. Ewan ko, comment. Pag hindi siya nag-comment sa video na to, hindi ko ibibigay sa kanya. So, alam na alam niya yan. Kapag may video ako ng SNR, at lagi siyang naka-comment na nasaan yung sa kanya. So, yan. Siya yung pagbibigyan ko niyan. Okay. Kapag hindi siya nag-comment, ibig sabihin hindi siya nanood, wala siyang picnic. Okay. So, ito naman, picnic fries. Ketchup fries, I mean. Alam niyo na yan na si Daddy Ryan ang may favorite niyan. At si RG din nagre-request din ng ganyan. So, dalawa yung binili ko. Okay. Then ito, dahil nga po mag-i-spaghetti ako, so bumili ako nitong Eden cheese na mas malaki. Hindi ko alam kung magkano ang price ito, 100 yata or 197, parang ganon. So I'm not so sure mga yan. So yan po yung Eden cheese. Then of course, ito rin yung gustong-gusto rin ng mga bata kahit na may cheese na, gusto pa rin nilang mag-add ng ganito, yung Parmesan cheese. So I think nasa 199 ito or 197 I think. Yan. Pagpasensyahan nyo na yung growling ng aking mga doggies. Yan. Hindi na mga wala sa mga videos ko yan. Lagi nyo na lang naririnig. Then, of course, ito rin isa sa mga favorite na binibili namin sa SNR. Yung cup noodles ng Nissin. So, 119 yan each. Pero kasi kahit mahal siya, sulit na sulit. So, kahit isa lang nito, talagang hindi ka magsisisi, talagang babalik-balikan mo. So, bumili ako ng apat nito. And then, ito, Pitina white cheese. Oh, so from Arla lang pala siya. So, I think nasa 230 to. Basta hindi lalagpas ng 250. So, gusto ko siyang tikman kasi parang by the looks, masarap siya. So, sana masarap nga siya para hindi po sayang. So, ito, white cheese. Let's try. Isa ding medyo necessity sa amin, ketchup. So, hindi ito masasayang kasi laging in-use po ito. Ito po yung Heinz Tomato Ketchup. Si Clara po yung mahilig niyan, yung maasim. So, yan, magugustuhan niya to. So, originally, yung Sweet Trace Baby Back sauce, yung Baby Back Ribs barbecue sauce yung kinuha ko. However, alam ko, kapag naging successful ang pagluluto ko ng Baby Back Ribs, magpapaludo pa yan sa New Year. So, yun kasi, 1 point something lang yung kilograms niya. Oh, Kraft Slow Simmered Original Barbecue Sauce. And ito, SNR Premium, masarap po yung mga balitog nila at saka yung peanuts nila. Mas gusto ko pa to kesa dun sa mga growers or nakalagay doon sa mga canister. Mas mura pa to. So, I think nasa 190 ito or mas mababa. Kumuha din po ako nito, yung cheddar cheese ng Combos. And of course, ito rin. Palagi rin po naming binibili to. Palagi kami nag-i-stock nito. So, ito po yung Levis Vienna Sausage. So, nasa 500, not
lagpas ng 600, 500 plus lang po ito mga yads, but 18 cans na po yung laman niya. So, pang stock lang din po yan, pang emergency kapag po wala pong ma-breakfast or minsan, kahit po anong, kahit lunch or kahit dinner, kapag gusto po ni Daddy Ryan. And ito, every time na mag-SNR talaga kami, hindi pwedeng hindi kami bibili ng ganito kasi medyo malayo din yung SNR sa amin. So, ito po yung rotisserie chicken nila. Ayan. So, ayan yung bango-bango. Kung naaamoy nyo lang mga yads, napakabango. And then, yun, banda dito, ituturo ko na lang kasi nag-charge ako. So, yung rice na yun, 10 kilos. So, I think nasa 500 or less than 600 pesos. And ito, yung spaghetti pack. Meron po akong pagbibigyan yan. Yan, dalawang yan. Tapos, mag-a-add pa ako sa grocery. Meron pong Domex doon. Iba pong klaseng Domex yun. Parang specifically for bathroom. So, kumuha na rin ako. 128 lang po siya. Pero, hindi kasi yun yung gamit ko pang all-purpose. Pero, Domex din po. Yung all blue yung gamit ko. Pero, kumuha na rin po ako noon for me to try. Kasi, Domex naman siya. So, I think maganda rin naman. Okay. So, ayan. Ilapit ko na lang nga siya. And then, ito. Ayan. So, na-feature ko na rin po ito sa aking SNR haul before. And, nung nakita ko siya, naka-sale pa rin po siya. So, nasa 47 pesos na lang po siya or something like that. Basta 54 or 47. I don't know. Pero, papakita ko po sa video sa inyo. And, I'm talking about this Renuzet. Ito. Mabango po siya, mga yad. So, ito yung na-try ko na tong after the rain, mabango talaga siya. Bumili akong isa, pero merong isang brand or isang klase doon na gusto kong i-try just because it says Tahitian Breeze. Okay? So, parang beach vibes siya, mga yad. So, may coconut scent din siguro siya. Tapos, ito yung kalachuchi na flower. So, let's see kung mabango. So, 54 pesos din po yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyong Domex. Ayan. Hindi yan yung mga pang bathroom lang yan. Pero, siguro pwede rin naman pang floor. Okay? Pero, kasi dahil nga may aso kami, kaya palagi akong may mga ganyan dito para hindi mga may aso yung bahay namin. As much as we can. Maybe not a close my eyes and see only lavender dreams, baby. Yes, before I forgot, eto rin pala, kung mapapansin nyo yan, pinatungo na lang siya dito sa water dispenser kasi wala na po talagang mapatungan na iba. Puno na po yung table doon. And then, hindi ko po siya maipatong sa upuan kasi kakainin po ng mga aso. So, I'm talking about this pizza from SNR. So, alam nyo na po yan mga yads. Every time na pupunta kami ng SNR, laging request ng mga batang bumili kami ng pizza. And ito po yung favorite flavor nila, yung garlic shrimp. Yan. So, nakalimutan ko siyang sabihin sa inyo. Kaya yan, hinabol ko mga yads. So, yan mga yads, ang mga napamili natin from SNR. So, kung tatanungin nyo ko, how much did I spend or we spend para dito sa mga grocery namin. So, tumataginting na. Okay. Umabot din po siya ng 13,000. So, 13,200. Hindi pa kasama doon yung food. Kasi iba yung sa food. Doon siya sa food court ng SNR. So, I think sa food court na 1.5 din ako. So, parang 15,000 po yung nagastos. Ano po? Nandun ka mga yads. Etong ginawa kong grocery doon, parang pigil na pigil pa ako. So, may... Actually, hindi po maganda yung SNR ngayon. Alam ko, Christmas season na or ilang days na lang before Christmas. Pero wala siyang stocks. Konti lang po yung stocks niya. And wala ding chocolates. So, kung napansin nyo, ayan, wala kaming chocolates. So, gusto ko pa naman bumili ng sweets or something sweet para po for Christmas. Meron din silang mga kinukutkot na mga sweets. Yan. Wala eh. Walang mga sweets na naka-stocks doon. So, yan lang po yung nabili namin pero umabot pa rin po ng 15,000 pesos. So, pupunta pa po ako ng grocery nito kasi wala pa akong mga stocks like yung sabon, wala din. Mix nga before na binibili ko, wala din. Wala ding grease, okay? So, marami pa pong wala. So, wala pa rin akong sugar dyan, wala pa akong toyo, yung mga kailangan na e-stocks kasi sana bago mag-New Year, puno lahat yung stocks namin. So, yun po yung gusto ko. But, nevertheless, I'm still happy dahil po
at least nakapag-grocery po ako ng para pang Noche Buena namin. And I'm so happy na meron kaming blessings na ganito. So, ayan po mga yas! So, sana po nagustuhan nyo ang aking video for today. Kindly like, share, and subscribe to my channel, Mommy G Diary, for our next vlog. Bye, mga yas! Ho, 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 ho! Merry Christmas!